with Sensei. Konnichiwa, Mina. Char. So, andito ako ngayon sa Haneda Airport Terminal 3 with my Sensei. Sensei, say hi. Ito, pinapansin. So, uuwi na ako ng Pilipinas today. Ganito ang itsura niya, napakatahimik. Kakaunti ang tao kasi kakasimula pa lang ng ng open ng border ng Japan. So, ang dala ko is vaccination certificate, negative PCR, passport, tapos e-ticket lang, electronic ticket. Konnichiwa, minasang! Hello, hello! Welcome back to my vlog. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. So, date check muna tayo, time check. Today is February 23, 2022 and it's already past 12. So, ngayon po, isi-share ko lang ang aking journey ng pag-uwi. First time kong uuwi. Sa mga hindi nakakaalam, trainee po ako dito sa Japan. Almost 4 years lang. And this is my first time na uuwi sa Pilipinas. And today po, I'm with my sensei pero kumakain siya ngayon. Sa mga uuwi, panoodin niyo to para malaman niyo yung mga kailangan na requirements. Excited na ako. Hindi alam ng nanay ko na uuwi ako. So watch out. So, story time muna tayo ngayon. Supposed to be kasi ang uwi namin, natingin tuloy si Lola. Kasi ang ingay ko dito, bawal kasi maingay dito. So, supposed to be, ang uwi ko talaga is last year kasi 3 years ang contract namin. And hindi na tuloy-tuloy kasi nga, gawa ng pandemic and blessing in disguise din kasi na-extend kami for another 2 years. Which is, kasi usually mahirap makabalik after 3 years tapos wala kang pinirmahang kontrata. Eh, in our case, natapos namin yung 3 years, hindi kami pinauwi and then pina-extend kami for another year, mag-renew for about 2 years, ganun ang eksena. Pero, ang kailangan namin is umuwi within this year, within this 4th year kasi yun yung rules na ng mga trainee visa. So, yun. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung mga dinala ko na maleta, kung gano'ng kabigat. So, ito yung daladala ko na maleta. Yung nasa taas is hand carry or carry-on baggage. Ito. Which is 7 kilos lang yung pwede sa ticket na binili ko. Tapos, 23 kilos. Kapag lumampas ka, magbabayad ka. Yung isang bag kay Sensei yun. Tapos, meron ako nitong isang sling bag na dala. Yung mga cellphone, ganyan. Yung mga kailangan lang. Sabi kasi hindi na isusukat. Pero, pag lumampas, so ganun. With regards sa ticket, ang ticket ko cost 16 lapad or sa peso is 70,000 guray, around 70,000. Buti na lang sagot ng company namin kasi yung ibang trainee hindi sagot ng company ang ano nila eh, ang ticket nila. Depende sa company, depende sa usap niyo with the company. Swerte ko na lang kasi sagot ng company tapos pinayagan pa ako ng 7 weeks na uwi. Pero ang totoo kasi, ang as trainee visa, hindi tayo pwedeng mag-uwi ng lalampas ng 3 months kasi may invalid yung visa natin, which is trainee visa nga, hindi tulad nung sa iba. Hindi ko lang alam, basta ganun yung rules sa atin. Hindi tayo pwedeng lumampas ng 3 months kasi may invalid ang ating visa. So guys, mag-check-in ako ngayon. So, dito kikiluhan nila kung pasok ba yung aming luggage sa timbang na nakalagay sa aming aming ticket. Which is 23 and 7 kilos. So, nung nag-check-in kami, hand baggage ko is 7.1. Buti na lang pumayag yung Hindi na yung pinansin yung 0.1. 7 kilos lang yung nilagay niya. Tapos, yung aking luggage naman na malaki is 22 point something lang. So, lusot na lusot yun. Ayun, ayun lang. Nakatuwa. Meron kasing mahigpit, merong hindi eh. Bababay na ako kay Sensei. Bye-bye. Arigato gozaimasu. Ciao. Kyotsukete gozaimasu. Mata. Shigatsu. Sayonara desu. Arigato gozaimasu. So, pagkatapos mag-check-in, papapirmahin lang kayo dito kung gaano kayo katagal sa Pilipinas, kung anong reason of pag-uwi niyo. Ito. So, andito na ako ngayon sa loob. Ang gate ko is 114. Kaya dito ako sa kanan. 114.
eh, nakalampas na din ako sa immigration. Tatanungin lang doon kung kailan ang balik mo, kasi sasabihin nila na kung kailan ang tapos ng visa mo, kung kailan valid ang visa mo, na mag-ingat ka kasi hanggang June lang yung visa validity mo. So yun lang, tapos check nila sa passport mo kung tama yung mukha mo, tama yung ano mo, yung details mo, yun lang. Tapos waiting na lang ako ng oras ng aking flight. Ito yung view. Nakaka-excite. O, diba? Ana. So, ayan. Ganito lang yung itsura ng ano nila, ng loob. Walang katao-tao, oh. Walang katao-tao kasi ng pandemic. Nakakakilig. Alam niyo yung feeling. Goosebumps. Parang tumatayo yung balahibo sa katawan. Meron din silang currency exchange. Pwede magpapalit ng pera. Hi guys! So welcome back again. Nandito na ako ngayon sa aking boarding gate 114. Waiting na lang ako sa oras ko. And recap ko lang ang mga kailangan ng mga documents kung uuwi ka. Today is February 23, 2022. Dito sa Japan, from Japan to Pinas, uuwi ako. Ang requirements lang na kailangan is negative PCR test, certification ng vaccination nyo, tapos passport nyo, ticket nyo, one health pass, kailangan din yon. Tapos yung sa OWA, Oasis, tapos yung application sa cellphone na Trace ang tawag. Tapos kailangan kasi yun pagdating niya ng airport ng Pilipinas, i-check nila yun. Kung wala kayo nun, ipapa-download sa inyo. So, might as well, download nyo na bago kayo umuwi para dire-diretso lang yung flow ng uwi nating lahat. So, yun lang. Yun lang yung kailangan. Medyo kinabahan lang ako dun sa baggage ko. Kasi, nung nagpasukat na kami ng baggage, ang sa akin dapat is 7 kilos sa hand carry ko, tapos 23 kilos sa luggage ko, check-in luggage. Tapos ang aking maleta, 7.1, nag 7.1 siya. Tapos so, kinabahan ako, baka magbabayad ako. Buti na lang mabait yung attendant na nandun. Hindi na niya pinansin yung 0.1. Inokay niya lang, nilagay niya lang 7 kilos. Ito, nakasulat dito. 7 kilos lang nakalagay. Tapos yan yung hand carry ko. Tapos meron pa akong isang sling bag. Ito, sling bag na bit-bit. Hindi na nila sinukat kasi nga maliit lang. Eh, ang ginawa ko naman, doon ko nilagay yung mabibigat. Mabibigat sa sling bag ko. So, lusot, walang problema. Pero sabi nga nila, meron din daw mahihigpit na talaga sinusukat or kapag sobra, mabayaran. So, ikaw bilang responsableng mamamayan, i-check mo na ang sukat ng maleta mo bago umuwi para lang sure. Pero kung okay lang naman sa'yo magbayad, tapos na ano ka, nasita ka, wala ka magagawa, magbabayad ka. So yun, ngayon time check tayo. 2 o'clock na, ang aking flight is 3:20 p.m. Ang aking boarding time is 2:35. So mag-aantay na lang ako dito ng aking oras para makauwi sa Pinas. So yun lang naman, pero check nyo pa rin ang internet, check nyo pa rin ang site ng Philippine Embassy kung ano ang mga requirements dito sa Japan tsaka sa Pinas para updated kayo. Pero as of now, February 23, 2022, yun yung mga kailangan, yung mga nabanggit ko. So yun, thank you. Excited na me. So boarding time na ngayon, nagpapapasok na sila. Group H ako. Nagtatawag-tawag sila ng mga grupo nyo, tapos papapasok na. This is it! OFW. February 23, 2020.